naka-chinelas ako ngayon. Kasi uulan dito sa Qatar. Gusto ko lang gumawa ng vlog today for a certain reason. May gusto ko ipakita sa inyo. Gusto ko makilala nyo ako this past 2 years of my life. Naghihintay din ako ng 12 years. 8 years nagtrabaho sa Pilipinas, tapos 4 years sa abroad. Pero paulit-ulit lang eh. Trabaho, bahay, sweldo, bayad utang. Hanggang sa mararamdaman mo na yung panahon, unti-unti nang nawawala sa'yo. I'm 20 years old. I have decided to end my contract sa aking company at umuwi sa Pilipinas, magnegosyo, magsimula ng maliit, harapin ang takot, magpursige, abutin mga pangarap. Lakasan mo ang loob mo, ipon ka ng konting puhunan, gawin mo yung shift from being an employee to be self-employed. Hindi ko naman alam kung anong magiging sitwasyon ko, kung anong magiging buhay ko sa Pilipinas. Ang alam ko lang, hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot mga pangarap ko para sa akin at para sa mga mahal ko sa buhay. Oo, mahirap. Pero mas mahirap yung maging mahirap eh. Na habang buhay, lagi ka nalang kulang na hindi mo naranasan na mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya mo, pabili yung mga bagay na gusto mo, yung lagi ka nalang wala, lagi ka nalang nagtitiis. Kaya sabi ko, habang may panahon pa, harapin ko yung buhay ko. Makipagsapalaran ako. Habang buhay, may pag-asa. Hindi lahat ng pagkakataon. Nasa ilalim ka. Magkakaroon ka rin din ng pagkakataon na pumunta sa itaas. Magkaroon ng maayos sa pamumuhay. Nako, mamimiss ko tong motor na to. Ito kasing naging katulong ko sa hanap buhay. Mainit pa naman dito, tsaka malamig. Bumabaha pa. Actually, natatakot din ako sa naging desisyon ko. Kasi mawawalan na ako ng trabaho eh. Yung tuloy-tuloy na buwan ng sahod, which is napakalaking tulong sa akin at sa pamilya ko, mawawala na. So nakakatakot din sa part ko yung ginawa kong desisyon. Pero naisip ko sa buhay ko na kung hindi ko ito gagawin, na kung hindi ako aalis sa mundong ginagalawang ko ngayon, magiging katulad na lang din ako ng motor na to. Naluluma, tumatanda, napapaglipasan ng panahon. Kaya nagdesisyon ako na iwan na yung ganitong klase ng trabaho. Masaya, marami kang nakilala ng mga bagong kaibigan, nakasama sa hirap, sa saya. Pero hindi ka habang buhay sa ibang bansa eh. Kailangan mong harapin pa rin yung buhay na meron ka at kung saan ka nanggaling. Kailangan mo lang gawin is maging masipag, madiskarte. At sabi ko nga sa inyo, walang ibang paraan para umasenso kundi ang magnegosyo. At hindi ko po alam kung saan ako dadali ng sarili kong mga paa. Ang tanging alam ko lang, gusto kong maging negosyante. Kayo na nanonood na kapwa ko, FW, bigyan nyo rin ng pagkakataon yung sarili nyo na maging matapang at harapin yung takot nyo na balang araw, makauwi din kayo ng Pilipinas, makasama yung pamilya nyo, magkaroon na sarili nyong negosyo na magbibigay sa inyo ng suporta, financial, para maabot nyo yung mga pangarap nyo. Bahay, sasakyan, bakasyon, lahat ng yon makakamit lang natin kung meron tayong sariling negosyo. Mapapag-una natin ang pang-araw-araw nating pangangailangan. Hindi ko naman sinasabi na iwanan nyo yung trabaho nyo. Ang sa akin, hindi ako nawawala ng pag-asa sa Pilipinas na kahit tumataas ang bilihin, mababa ang kita, alam ko, pwede kang umasenso sa Pilipinas. Kahit mahirap,
sundin mo yung sinasabi ng puso mo, gawin mo yung negosyo na alam mong makakatulong sa'yo, ano man yan, pagtinda ka man ng isda, ng baboy, ng manok, ng gulay, ng sabon, ng napkin, ng kape, ng vitamins, pagtawanan ka man ng mga tao, mapagod ka man, at least yung buhay mo, hinarap mo ng buong tapang. Alam mo na tama yung naging desisyon mo sa buhay mo. Kaya kung may gusto kang gawin, huwag kang matakot, harapin mo yung takot mo, tsaka panalangin sa Diyos. Sa balang araw, giginhawa din ng buhay, magiging maayos, magiging masaya. Kung mayroon ka mang bagay na gustong makamit, wala kang ibang dapat gawin kundi sundin yung nasa puso mo, gawin mo yung mga bagay na sa palagay mong tama. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling at ano yung mga bagay na ginawa mo noon. Ang importante, ano yung mga bagay na handa mong gawin at isakripisyo sa ngayon para maabot mo yung mga pangarap mo. Yun ang importante.